yun. Hindi yun si Pepe. Ang binibigyan natin ng pagpapaalam ay yung tapang, magiting na pinuno ng kapatira. Hey, Pepe, patawarin niyo ako. Buong buhay ko dadali sa dibdib ko ang ginawa ko sa inyo. Pero alam ko, sasabihin niyo yun na yun ang gusto niyo. Kaya mainit mga kasama. Babawian natin ang mga kalaban. At hindi tayo papayag na mapunta sa wala ang buhay at sinakripisyo ni Mang Pepe. Nangako ka. Hindi masasaktan si tatay. Nangako ka na hindi siya mawawala. Sorry, ba't ako alam? Kung alam mo na kung gano'ng pinagsisi, ginawa ko yun. Kahit na magsisi ka pa, hindi na siya babalik. At alam mo kung gano'ng kasakit. Kung gano'ng kasakit, mawala na mama. Ay! Ano nangyayari, mahal na prinsesa? Totoo ba yung narinig natin? Na pinatay ng tagabantay ang tatay ni Rosario? Hindi ko din alam, Giway. Pero mukhang kailangan natin silang tulungan sa away nila. Eh, mahal na prinsesa, ano namang magagawa mo? Tsaka, away na nilang dalawa yun. So, di ba, isa pa, may mga problema rin tayo sa karian natin. Di ba? Yun ang nga yung pinangaambahan ko eh. Paano tayo matutulungan ng tagabantay kung meron din siyang problema dito sa mundo nila? Dahil sa pangyayaring napatay ni Juan ang ama ng kanyang mahal na sa buhay na si Rosario, mas madali ko siyang makukumbinsin na talikuran ang kanyang misyon bilang isang tagabantay. Maaring tama ka, Samuel. But I'm not so sure. It could turn the other way around. Baka mamaya, imbis na talikuran ni Juan ang misyon niya, lalo siya magalit sa ating mga aswang, he might turn against you. Kaya hindi ko ahayaang makalipas ang pagkakataon na ito, Laura. Gagamitin ko ang sama ng loob ni Juan para mabago ang kanyang isipan. Nakausap mo si Rosario ako? Apolo, galit na galit mo siya sa akin. Ayaw niya na daw akong makita at hindi niya na daw akong mapapatawad. Juan, magiging maayos din ang tungkol sa inyong dalawa ni Rosario. Sigurado ako, maaayos kayo. Sige, wala. Ipapahinga na ako. Oh, sige. Ipagluluto kita, ha? Ikaw ang bata. Salamat. Anak. Rosario, anak. Nakapag-usap na ba kayo ni Juan? Bakit kailangan pang magkalayo? Minahal ko po si Juan, pero hindi ko siya mapapatawad sa pagpatay kay Tatay Pepe. Hindi. Ilabas mo yan. Bakit kailangan pang magkalayo ngayon? Nalulungkot niya rin puso. Alam ko ang nararamdaman mo. Naranasan ko na rin yan noon sa lola mo. Mahal na mahal ko si Rosario. Alam ko, Apo, hindi pa tandon ako nung binubunyo pa lamang ang pagmamahalan ninyo. At tanda-tanda ko pa ang sinabi ko sa iyo noon. Kung talagang mahal mo si Rosario, ipaglaban mo ang pag-ibig mo sa kanya. At ginawa mo yun. Pero mukhang natalo ko, Lo. Apo, sa pag-ibig, hindi importante
kung manalo ka o matalo. Ang importante ay laging dalhin mo sa dibdib mo ang masayang alaala ng pag-ibig ninyo. At tandaan mo, ito'y babalik at babalik habang ipinagpapatuloy mo ang pakikipaglaban mo sa buhay. Kiramay ako, Rosario. Alam ko ang pakiramdam na mawalan ng isang ama. Salamat. Alam mo, naaalala ko kung anong sinabi sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Lakasan ko daw ang loob ko. Hindi ko alam kung anong paniniwala niyo dito sa mundo ninyo. Pero sa mundo namin, naniniwala kami na kahit pumanaw na sila, hindi sila tuluyang mawawala. Na lagi lang silang nandyan, nagmamasid sa'yo. At Rosario, alam ko kung ano yung nangyari. Alam ko hindi sinasadya ni Juan. At alam ko, masama ang loob niya sa nagawa niya sa iyong ama. Mira, nakikiusap ako. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan. Matama. Anong pang hinihintay mo, mahal na prinsesa? Lapitan mo na si Juan! Hingi na natin ang tulong ng tagabantay. Hindi na lang muna siguro, Liway. Mukhang hindi ngayon yung tamang oras para hingi ng tulong ng tagabantay. Mira? Juan? Nabalitaan ko yung nangyari. Nakikiramay ako. Salamat, Mira. Kung kailangan mo ng kausap o ng kadamay, nandito lang ako, Juan, para sa'yo. Hinatid to ni Agustin kaninang hapon. Magagamit daw to ng tatay Pepe mo. Gusto niya, ikaw na daw magdesisyon kung anong gagawin sa mga yan. Mamahalin kita maging
at mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Kung mag-iisip mo, iwan ako. Ako'y nalang sawang maghihintay sa'yo. Tay, ngayon alam ko na po ang nararamdaman niyo. Nabigla kayong iniwan ni Nanay. Yung pakiramdam niyo na hindi na kayo magkakatuluyan. At lahat ng pangarap niyo nasira na. Juan, pero higit pa yan sa nararamdaman ko noon. Mas masakit ang nangyayari sa'yo ngayon. Dahil napatay mo ang ama ng pinakamamahal mong babae. Sa laki ng sakripisyong ginagawa mo para sa iyong misyon, kinailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi mo ginusto. Katulad ng pagpatay mo kay Pepe. Anak, napakalaking kasalanan ang ginawa sa iyo ng misyon na yan. Hanggang kailan mo yung pagpapatuloy? Hindi ang misyon ko may kasalanan, Tay. Ang mga aswang. Sumusobra na ang kasamaan nila. Pinapangako kong pagbabayaran nila ang ginawa nila. At lilipunin ko silang lahat para hindi na maulit ito. Ngayon ang pagkakataon para kumilos tayo. Habang sariwa pa ang galit ng tagabantay sa pagkamatay ng lider ng kapatiran, kailangan nating maghasik ng lagim para lalo siya magalit sa atin. Paano po ang gagawin namin, mahal na Reyna? Simple lang. Ang pinakaayaw ni Samuel, ang ilantad ulit sa publiko ang mga kalahi natin. Kailangan umatake ang mga kalahi natin. Gumawa sila ng gulo at siguradong darating ang tagabantay. Pero maraming magbubuhis ng buhay sa mga kalahi natin, mahal na Reyna. Mamili ka, Mr. Sandoval. Sino magbubuwis ng buhay para sa kinabukasan ng ating lahi? Sila? O ikaw? Susundin po namin ang lahat ng ipag-uutos niyo, Mahal na Reyna. Makakaasa po kayo. Makakaasa rin kayo na poprotekta ang kumbong lahi natin. Isang bagay na hindi magawa ng Haring Aswang sa ngayon. Ngayong napagdaanan mo na ang isang napakalaking pagsubok, Juan, panahon na para pagtuunan mo na ang iyong misyon. Ngayong napalabas ko na ang 400 sa Bagnoﾒs, ibubuhos ko na ang lahat ng atensyon ko sa paghahanap sa Haring Aswang at sa anak ng dilim. Tama yan, best friend. Panigurado ko ngayon, matatalo mo na sila. Pinapangako po sa inyo lahat. Tatapusin ko na ang labang ito. Tatapusin ko na. Masakit ang ulo ko, 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 masakit
Tinamay ng ilaw, may tumutulo na dugo sa aking mga kamay. Palay, aral lang upang ibigay ang buhay ko na may kasabay panaluhan. Tukon na laban ay ibig sabihin ko paano mabuhay para sa iba. Tulungan sila nawa ng lasto kapalit lalo na uminang ang kapinala. At sa kabila ng takot sa utok ay napili pahalagahan ang aking mga kababay. Nagbis na isipin na narinig ka baka na talaga palapan. Sa anuman na hamon ay ayaw tumangke. Taas looban at buto kapag tugong ay umangke. Mula pa noon hanggang ngayon taglay ang puro katitingan di mapipigilan ng alap ng puso. Ay isipan kapangyarihang patay sa kabutihan loob. Kahit tamaan ang kitiyan kaya takutin ang kulog. Kwento ng buhay ko ay mabusok. Nakita na ng ating mga mata, walang duda na si Bagno ay nasa impluensya na ni Peruja. Pero matagal na nakakulong si Peruja. Paano niya nagawang manlaso ng isip ni Bagno? Siya'y sinungaling! Siya'y taksin! Siya'y nakapagsabuan na kay Peruja, hindi ako! Sarili na mas may higit na makapangyarihan kaysa sa Reyna mo. Wala mo ba kundi si Peruja? Kaya mag-isa ka sa amin at sakupin na natin ang kaliyang ito. Ah! Ngayon, Turga! Sabi ko, mapwede ka bang makakatiwala? Ibalik siya sa kulungan! Dali! Sandali! Magdalina, awa ka sa akin. Hindi ko alam paano napunta yung hiyas sa akin. Mahal na prinsesa, tulungan mo ko. Ano nang nangyayari, Harris? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kumbinse ang anak ng dilim na tanggapin niya ang kanyang mungkulin? Mahal sa Ragnayan. Dahil sa pagkamatay ng pinuno ng kapatiran na ginawa kong aswang, mas lalong lumaki ang galit ng tagabantay sa aming lahi. At ang tagumpay na inaasam natin. Paano natin makukuha yun? Hindi natin makukuha yun kung hindi mong bibilisan ang pagkumpinse sa kanya. Malaking sagabal ang kanyang pagiging tagabantay. Mahala sa Ragnayan. Gagawin kong aking mga kaya para kalimutan ang tagabantay ang kanyang misyon. Gawin mo na, Harris. Naiinip na. At sigurado kung hindi mo magugustuhan pag nangyari. Naalala ko ang hiyas na yun. Sa dinami-dami ng hiyas dito sa ating kaharian, yan ang pinakagusto ni Peruja. Ibig sabihin, nakapasok na si Peruja sa ating kaharian? Huwag kayong matakot, mahal na prinsesa. Mahal na reyna. Ang nakita natin kanina ay isang ilusyon. Hindi ito talaga si Peruja. Bagkos ay isang imahen na inilagay sa batong ito. Pero paano nangyari yun? Ibig sabihin, ginawa yan ni Peruja? Maaari. At ginamit niya ito para takutin tayo. At maaari ding hindi pa siya nakakawala sa kanyang kulungan. Pero paano yan napunta kay Bagno? Matagal na panahon nang wala si Peruja. Isa lang ang ibig sabihin nito. Na nakuha ni Bagno ang hiyas na yan sa kanyang ama na si Dalik. Patawarin mo ko, anak. Pero nangangamba kung tamang hinala natin. Nakakampi nga ni Bagno si Peruja. Mahal na Reyna, dahil sa mga nangyari ngayon, hinihintay po namin ang inyong hatol sa taksil na si Bagno. Kumusta po? Lo, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, kailangan ko nang tapusin ang labang ito. Magagawa mo yun na po. Magagawa mong tapusin ang labang ito. Pero best friend, paano mo hahanapin yung haring aswang at ang anak ng dilim?
Si Kael. Si Kael ang magiging susi natin para mahanap ko ang haring aswang at ang anak ng Dilig. Makasama. Madami ng mga kasama natin na bibiktima ng aswang na yun. Manda siya. Basta tayo, hindi tayo mag-iwahiwalay ngayong gabi. Pagtutulungan natin siyang patayin. Tama yan. Laban ninyo ni Nanay Tay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang mga aswang na yan. Haharapin ko ang haring aswang at ang anak ng dilim. Pagkahandaan ko ang araw na igaganti ko kayo ni Nanay sa kanila. Pangako yan, Tay. Pangako. Hawak ko ang kinabukasan at wala ko dapat katakutan kahit masaktan. Hindi ka duwagan ang aminin na may kinatatakutan ka. At ang tagabantay, laging hinaharap ang anumang bagay na kinatatakutan niya. At hindi siya tumitigil hanggang hindi niya napagtatagumpayan niyo. Lalo na kumilang mga pina at sa kabila ng mga pagsubok ay napili mahalagahan ng aking mga kababay. Nagbasta isipin na sarili ka pa kaya talaga palaban. Sa anuman na kamay ayaw tumangke, taas nooban at puto kapag tugong ay lumangke. Mula pa noon hanggang ngayon taglayang puro nagitingan di mapipigilan ng alab ng puso. Ay isipan kapangyarihang batay sa kabutihang loob kahit tama. Makikita ang tunay na katarungan ng tagabantay dahil hindi lang siya basta nagdidesisyon base sa sinasabi ng ibang tao o nadidinig niya, kundi sa sinasabi ng kanyang loob, ang karunungan na nanggaling sa kanyang puso. At ang katarungan ibibigay mo sa iba ay hindi galing sa paghihiganti at galit, kundi sa katarungan base sa awa at pagpapatawad. Nang sa ganon, malalaman ng lahat na may katarungan pa sa mundong ito. At napatunayan mo ang meron ka ng pinakamataas na katangian ng isang tagabantay. Ang kagitingan nang ipagpalit mo ang damdamin mo para sa kaligtasan ng iba. Maraming salamat, bossing. Napalabas ko na din sa wakas ang 400 ng Bagnoﾒs. Hindi naging madali sa akin na magawa ito. Madami akong pinagdaanan. Madami akong dapat matutunan. Pero salamat dahil pinadala mo sa akin ng mga taong nilalang para matutunan yun. Pangako, bossing, hindi masasayang ang mga sandata ng Bagnoﾸs na napalabas ko dito. Tulad na sinabi ko sa inyo dati, gagamitin ko sa mabuti. Ipagtatanggol ko ang mga tao laban sa kasamaan. Hindi lamang sa mga aswang, kundi para sa mga inaapi. Pangako ko sa inyo yung bossing. Pangako ko po. Nawala sa akin ang mga magulang ko dahil sa mga aswang na yan. Hindi ako papayag, wala lang akong gagawin. Sinusumpa akong lalabanan ng mga aswang ng buo kong isip, ng buo kong lakas, ng buo kong kaluluwa, hanggang sa manaig muli ang kabutihan at liwanag sa mundo. Ngayon mag-uumpisa maghasik ng naging mga kalahi natin. It will make your father realize something he will never forget. Kapag hindi tumigil ang kalahi sa pag-atake ng mga tao, hindi titigil si Juan sa kanyang misyon bilang tagabantay. Kung gusto nila maliwakang gera, ay bibigay natin sa kanila. Gera na kung gera.